JP, may mga kaso na ba na naitala ang DILG sa mga humihingi ng voter's ID kapalit ng bakuna? Sa ngayon aga, wala pang kaso doon sa mga nagpapabakuna. Pero ang reklamo o report ng ating mga kababayan na natanggap ng DILG ayon kay Undersecretary Jonathan Malaya ay merong ilang LGU na nagre-require ng voter's ID para doon sa serbisyo ng gobyerno. Nais bigyang diin ng Department of the Interior and Local Government na hindi dapat i-require ng mga local government units ang voter's ID sa mga mamamayang magpapabakuna o manghihingi ng anumang serbisyo mula sa gobyerno. Ayon sa DILG, layunin nitong mapigilang magamit sa pamumulitika ang pagre-require ng voter's ID, lalo pa ngayong nalalapit ng muli ang pangangampanya at ang halalan. Ito'y matapos din anilang may mapaulat na mga LGU ang nagre-require ng voter's ID bago makakuha ng serbisyo mula sa gobyerno. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, hindi marapat ang ganitong gawain dahil ang buwis din ng mamamayan ang ginagamit ng gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo. Kabilang na dito ang bakuna kontra COVID-19, serbisyong medikal o financial aid. Kung walang voter's ID ang isang residente, maaari naman itong magpakita ng iba pang valid ID katulad ng employment ID, passport ID, PhilHealth ID at iba pang katunayan ng pagkakakilanlan. Maaari namang kumuha ng barangay certificate ang sinumang nais makatanggap ng bakuna ngunit wala pang valid ID. Samantala aga, hinihikayat naman ng DILG ang publiko na magsumbong sa pinakamalapit na DILG office kapag may LGU na nagre-require ng voter's ID para sa pagpapabakuna o iba pang serbisyong o serbisyo ng gobyerno. At hindi mag-aatubili ang DILG na magsampa ng reklamo para sa mga public officials na mapapatunayang gumagawa nito, lalo na ngayon na magkakaroon ulit ng eleksyon. Samantala, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo aga. All right, maraming salamat, JP Nunez.